Isang magandang umaga sa inyo, guys. Alam niyo yung pagod hanggang ngayon, nararamdaman ko parang gawa nga ng birthday celebration ni Zion. Parang nakakatamad. Kulimlim na yun, no? So anyway, and so Tuesday, tapos nakalibo ko, guys, this coming ano Wednesday, Thursday, Friday, kasi papasyal natin si ate. Ito yung time na nag-leave talaga ako, eh. Matagal na ito nakaplano. Tapos ngayon, guys, kasi yung katrabaho ko nakakapag-park sila dun sa ano, malapit sila sa work namin. Ano lang, street parking lang naman. So, susubukan ko ngayon, guys. Pero hindi ko talaga siya gagawin talagang daily. Try ko lang para pag dumating yung winter, at least may idea ako kung pwede nga mag-park dun or kung safe ba. Tingnan natin. Subukan natin. Kasi kahapon nakakwentuhan ko ulit siya. Yun nga, sabi niya, try ko nga daw. Sabi niya may parking nga daw dun sa likod namin. Kaya inagahan din namin ni Emma ngayon. Kasi malapit lang naman, eh. May parking din sa amin. Pwede doon. Oh, pwede rin sa kaya Emma, at Emma din. Magsasabi lang ako kasi syempre, kailangan i-move yung sasakyan pag may mag-uuwian na. Parang ano yun, eh. Diba? Parang doble-doble. Mm. So may maharangan ako. Kung maaga siya aalis, dapat ma-move yun. Although kaya ko naman mag-atras ng sasakyan. Pero hindi pa kasi talaga decided kung dadalhin pa or ano, doon ipapark. Hindi pa sigurado. Para lang may idea kami, guys. Kung okay ba. Anong ito type? Yung sa'yo muna. Yan. Kasi kung ano, kung okay nga siya, safe naman, pwede. Pwede natin consider. Halimbawa, nalilate tayo, or malilate tayong ano, or nalilate tayong gumising, di ba, pag nagmamadali tayo. So, pwede na dun mag-park. So, tingnan natin kung ilang minutes. So, 18 minutes lang pamula dito sa bahay, yung work niya. Halos magkalapit lang kami. Hindi, agahan natin, doon na tayo tumambay. Kasi gusto ko na malaman, may problema, di makakahanap tayo ng ibang slot. Okay, so yun, guys, no, samahan nyo kami ngayong araw na to. At ako, sabi ko kanina, baby, ano yung pagod pa rin, nandito pa rin. Meron nga akong ano, feel ko tatrangkasuhin ako, nag-bioflu na ako. Ayun, di ba ako nag-niosep kanina. So, dapat hindi sabay yun na. Kasi feel ko mas stuffy yung nose ko ngayon. Saka masakit na lamunan ko. Actually, si Zion din, guys, medyo may sipon. Pero hindi naman yung sobra, may konti lang naman. Siguro dahil din ano, sa weather, kasi nga papalamig din, ano, palamig din ng palamig. No? Ayan. So, tara. Let's go! Guys, ayan. Ako, pagpasensya na yun na yung boses ko. At nagre-recover sa mga pagod at puyat na nagdaan. So anyway nga pala, no, may announcement na itong Government of Canada regarding sa pagpaprocess ng low-wage LMIA sa mga temporary foreign workers. And yan, nag-a-apply yan dito sa Quebec. So sila na yung una nagpa-implement na freeze muna for 6 months yung pagpa-process ng low-wage LMIAs. Ano ba yung LMIAs? So yung LMIAs, ibig sabihin nun, Labor Market Impact Assessment. So kailangan yung dokumentong yan, kailangan ng employer i-apply ang pagkakaroon ng LMIA para mapayagan sila mag-hire ng temporary foreign workers. So, nagkaroon ng increase ng pangangailangan sa temporary foreign workers after COVID. Kasi wala pang masyadong gusto mag-work talaga noon.
Kaya medyo naging lenient talaga yung Canada at nanguha ng mga workers from outside Canada. Pero ngayon, ito na nga, syempre, humupa na, wala na yung COVID, pero hindi na na-control yung pagdami ng temporary foreign workers dito sa Canada. Kaya ang dami na naging parang negative effects, kumbaga. And somehow, naaabuso na yung programang ito. Kaya ngayon, ito ha, si Quebec ay nag-implement na ng freeze. So, tama na muna ang pagpaprocess ng low-wage LMIAs. So, low-wage occupations yan dito sa Montreal. Ano ba yung ibig sabihin ng low-wage occupations? So, kapag ang sweldo ay mas mababa sa 27.47 per hour, yan, hindi ka na muna mapaprocess ng LMIAs. So, dati, di ba, ang dami pang mga entry-level jobs na pwede mong makuha. Yan. And then, ma-secure yung LMIAs. Pero ngayon, kung ganyan lang kababa, yan, mas mababa sa 27.47 per hour yung magiging sahod mo, hindi ka muna ma-i-issuehan or hindi ka pwedeng mag-process ng LMIAs. So, yun. Actually, alam ko sa ibang provinces din, ihirit na din yan. Hindi lang Quebec or yan nga yung sa Montreal na nag-uumpisa. So actually, may exceptions din pala yan. So yung tigil or freeze sa pagpaprocess sa low-wage LMIAs ay mag-apply lang sa mga economic regions sa Quebec. And hindi rin ito mag-a-apply kung mas mataas yung magiging sahod mo sa 27.47 per hour. So, another exception na hindi mag-a-apply itong pag-freeze ng LMIA, meaning tuloy pa rin yung pagpaprocess ng LMIA nyo kahit mababa pa sa 27.47 yung sahod, ay kapag yung pagtatrabahuhan mo, yung field or sector niya ay napapabilang sa agriculture, food processing, construction, education, health, and social services sector. So, ayan guys, no? Grabe, pahigpit na ng pahigpit talaga dito sa Canada, lalo na sa pag-process ng mga LMIA. So, nag-umpisa na at nauna na dyan sa Quebec. Alam ko kasi ang dami rin talaga naghahanap. Although, yun nga lang ito, kaya naglalabas na rin ng mga policy is, ibig sabihin, hindi na nako-control. Sobrang dami na ng mga taong nagsisecure ng LMIAs. At syempre, yan, dapat tandaan natin talaga yung very purpose ng Temporary Foreign Worker Program. So, kaya lang naman din ito inilabas or ini-implement dahil may mga employers talaga na hindi makahanap na ng mga workers na Canadian citizens or permanent residents, kaya nagre-resort na sila sa temporary foreign workers or nag-hire na sila even outside the country. Sila na yung pupunta at tumadalaw sa mga bansa outside Canada. Pero since nga marami na, andito na yung mga tao sa Canada, tapos sabi nila na aagawan na rin ng mga trabaho yung mga Canadian citizens and PR. Kaya, ayan, naghihigpit na ulit ngayon. So, yung leniency na binigay nila dati ay unti-unti na nila rin binabawi. Para rin, yan, may opportunity na rin to work yung mga PRs dito and Canadian citizens. So, yan guys, bahay na muna tayo. I think 8 minutes na lang. There's a proud child. Kamusta ang biyahe? Okay naman. So far, wala pa naman akong na-encounter na traffic. Parang papalapit pa lang tayo ng papalapit. Kasi paano na to guys eh, papasok na to ng downtown. Mm-hmm. Kaya medyo nagbibuild na yung traffic pamula dito. Lumabagal na kami. And ito ang convenient talaga kung may sasakyan ka. Grabe to. Mas napapabilis yung biyahe. Kami, bumibiyahe kami 1 hour. Every day. Papasok, tapos pa-uwi. Pero kung may sasakyan ka, ilang minutes lang? 20 minutes? 18 minutes kung sa work ko. Yan. So, tingnan natin, no, mamaya, syempre, magustuhan natin oo, na, uy, ganito lang pala yung biyahe. Ang dami mong masisave na time. Yeah. Energy, makakatulog ka pa ng mas mahaba, mas makakapahinga ka pa. Oh, kasi umaalis kami ni Emma sa bahay, alas 7, no?
Oo, tas yun nga, in time lang sa pasok ni Alvin na 8, kanya na may pa siya minsan. Ako kasi 8:20. Yan kasi kalkulado ko na rin kasi maglalakad pa ako. Kaya ngayon, una ko siya ang idadrop. Then ako, kasi ako yung siyempre yung maghahanap ng parking eh. Yan, pero sabi nung kasama ko nga, marami daw eh doon sa, ano, sa area na yun. Oo, ingat ka lang kasi nga, pag mali yung na-parkingan mo, ticket agad siyempre. Yan. So bayad ulit. Eh, siyempre, titignan natin eh kung may nakapaskil naman. Pag wala talaga at walang wala. Sa amin? Yeah, kila Emma. Pabalik ako kila Emma. Kaya sabi ko nga sa kanya, agahan namin para at least maka, kung may magkaroon man ng problema, hindi magawa na agad ng solusyon. Yes. Ay na, sunrise na guys, oh. Nandito na tayo sa downtown. Grabe, no? Napaka-convenient talaga kung may sasakyan. Ito yung time, 7:34. Nasa train pa lang kami niyan. Sa may shilo. Nag-aabang or nakasakay na. Oo nga, no? Sirap pa lang tayo niyan. And then ito, 2 minutes na lang. Nandiyan na tayo sa work ko. Ayun. And may parking daw, $4. Pero okay lang. Sabi ko nga, meron naman sa amin. Ipaparegister ko lang yung plate number. Basta magsabi lang daw agad. Several song-filled hours later. So yun guys, nandito na tayo sa office ni Emma. Ayun na si Emma. Oh. So maganda yung ano, ah, maganda yung ganitong setup. Kasi mas ano kami, mas mabilis. Wow, may sundo na. Oo, oh, di ba? Pero sakto lang din kasi nag-OT si Alvin. Yeah. Papa yeah. Na-OT ko. Tinapos kami. Grabe ka naman. Tinapos pa kasi kami. Uy. Bala ko pa nga mamaya pa eh. Mamaya pa sana. Ay, babasa mo, balik ka muna. Sayang naman yung ano ko, free ride. Kasi, hindi, wala na eh. Sakto na kasi tapos na, natapos din namin ni Sherwin eh. Grabe, baby ano, uulan magdamag hanggang bukas. So, oh, yun nga, kaya nga malamig bukas. Kaya nga hanggang ngayon nga malamig na. Nakaganto na ako sa office. Ang ano oras yung Goodwill? Nag-iaya si ate eh. I think ano, 8:30 lang ba? So, ayan guys, grabe yung ano namin work. From si Alvin from 8 to 7 p.m. ako 8:20. Pero nag-start na rin ako. Basta kung anong oras ako dumating, kahit mas maaga pa, start na rin tayo ng work hanggang 7. Okay naman eh, tinapos na naman kasi namin ni Kuya Sherwin, kaya okay lang. Ando pa nga yung boss ko. Grabe rin talaga magtrabaho yun, yung boss namin. Talagang tutok talaga siya. So, nire-record ko yung OT ko. Guys, ang haba na ng listahan ng OT ko. Hindi ko kasi na-excel eh pag lumalabas ako na ikaw phone lang ko lang. Ikaw lang nilista ko lang. Para? Eh kasi diba, either babayaran or papalitan for bank overtime. Okay. So, marami-rami na tayong naiipon for OT. Nice. Yes. Sana all. Sabi ngayon, naka 2 hours ako, diba? 5:50, 6:50, 2 hours. Sobra na yung ano, 10 minutes, so okay na yun. Hindi ko na hinakount. Pag mga ano lang, 30 minutes, ganyan. Tapos 1 hour. Ayun. Well, that's good. At least, ayun nga guys, no, sabi ko kanina, mukhang maganda yung ganitong setup namin ni Emma. Kasi, mabilis kami, hindi na kami... Alam niyo na, hindi kami maghihintay ng train. Oh, naipaalam ko na rin pala doon sa kung gusto mo lang, kasi ia-atras ko lang naman kasi ano nga, 'di ba? Merong pang car sa harap in case mauna siya. So dapat umatras ako. Kanino car 'yan? Sa office mate mo 'yan. Oo, sa office mate ko din. So may 6 slots sa amin. Yung mga employees lang din naman 'yun. And 'yun, kasi may mga nauna, may nauhuli din. Pero pagdating ko kasi may nauuna na sa amin eh. Sa akin eh. May nag-i-start na ng 7 and 7:30. Depende yun kasi sa arrangement guys. Lalo na siya nagpipick up nga ng school age kid. So yun. Kaya dapat 3:30 daw or 4. Yan. Susundo. So ganun mag-manage or mag-adjust ng time din yung boss para sa mga needs ng inyong mga empleyado.
That's good. De, anong gawin na lang siguro natin, halimbawa hindi ako makahanap ng parking, dyan ako sa'yo. Oo, oh, pwede. Ano na lang? Mm-hmm. It's my option. At least siguradong meron slot sa'yo, di ba? Yes. So yun guys, I think napahaba na itong vlog na to, no? Ang very main purpose ko rin talaga ay mag-deliver ng news about that low wage skill or occupations na hindi na pwedeng magkaroon ng Lamia muna dito sa Quebec. And yan, naghihigpit na rin talaga dito si Canada. So yun lang guys, I think hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!